Sa totoo lang mga kapatid ko, siyempre pag-usapan muna natin kasi marami ang mga nagsasabi sa amin. Ano ba yung mga sinasabi nyo? Ano ba kayo? Saan ba galing ang mga sinasabi nyo na yan? Si Ama Martiniano Managelo Damagan Tolosig na siya yung sinasabi ko po na divine person ng Diyos Ama o ang tinatawag kanina ng kapatid ko na sinasabing espiritu ng langit o espiritu ng buhay. Ang katuruan pong ito, ang kanya pong sinasabi at kanyang sinasaysay, kasi maraming sasabi, espiritu. Ngayon ang tanong, ano ba ang espiritu? Ang sabi nila, ang espiritu daw ay hindi makita. So ano nga rot ang espiritu, hindi pala makita? Yan ang tanong. Kasi espiritu nga, ibig sabihin, wala kang kaalaman sa espiritu. Okay, tignan natin siguro. Wala ka naman nung nangaral ang espiritu. Alam niyo mga kapatid ko, sabi ko na nga lang sa inyo. Hindi masusukat ng kung ilang taon ka nag-aral. Hindi rin masusukat ng kung ilan ang mga bagay na ginawa mo o paano ka kamaster sa isang bagay. Hindi po. Dahil pag ang usapan ay Diyos, hindi po ang usapan kung ano ang minaster mo doon, kundi ang usapan, kilala mo ba yung master? Magkaiba, no? Magkaiba, mga kapatid ko. Kaya nga kung titignan po natin, marami ang mga nagsasabi na ganito, ilang taon ako nag-aral yan, ilang taon ako tinuruan yan, hindi po ganun kasi eh. Sapagkat kung titignan po natin, kung sasabihin ko po sa inyo, tunay hindi ako pinangaralan ng Ama Martiniano at ng Inay Conchita. Ngunit ako ay nakinig sa kanilang kwento. Pinakinggan ko ang bawat kwento ng bawat isa. Kung paano ang pagkukwento. Kaya nga sabi ko, marami ang nagsabi at marami ang hindi umintindi, tumanggap kay Ama Martiniano dito sa Motherland. Kasi hindi nila nakilala si Ama Martiniano. Dahil hindi rin nila nakilala ang Inay Conchita. Ang isang kapatid nagsabi na sabi niya po, mga kapatid ko, sabi niya, sana'y buhay pa ang Inay Conchita kung ako ang nag-alaga. Tingnan mo, hindi niya kilala ang Inay Conchita. Bakit? Walang sino man ang mag-aalaga kay Inay Conchita at walang sino man ang mag-aalaga kay Ama Martiniano. Sapagkat ang Inay Conchita at Ama Martiniano ang siyang nag-aaruga sa atin. Mula pa nang tayo ay ipinaglihi, mga kapatid ko, hanggang sa mawalan ng buhay, ang Ama at Ina ang nag-aaruga sa atin. We will never and we can never care to them. Hindi natin sila pwedeng alagaan, arugain. Kasi sila po yung nag-aalaga at umaaruga sa atin. Ano ang katotohanan? Yun po yung katotohanan. Ngayon, sino nga ba si Ama Martiniano? Si Ama Martiniano ang personal po ng langit. Diretso, kasi ang Diyos Ama po ay langit, ang Diyos Anak ay lupa, at ang Diyos Espiritu Santo po, mga kapatid ko, ay ang katawan ni Adan. Ano ang Espiritu? Katawan. So yung salita na katawan ng langit or personal ng langit, ibig sabihin, yun yung Espiritu ng langit. Si Inay Conchita, ang Espiritu ng lupa, katawan ng lupa. Personal ng lupa. Siya po yun. Ngayon, yung tanong na sinasabi nga niya, mga kapatid ko, dito ako naniniwala dahil sa mga bagay na pupawang mga katanungan sa pag-uusap namin ni Ama Martiniano, walang kaliwanagan. Ngunit ipinangako niya sa akin na kanya. Mga kapatid ko, darating ang panahon, lahat ng iyong mga katanungan ay masasagot. At lahat ng kasagutan kanya ay mauunawaan. Ano nga ba ang pinaalam ng Ama Martiniano? Ang sinabi ng Ama Martiniano, kailangan mong alamin ang kwento ng iisang Diyos na lumikha ng tatlong persona, langit, lupa, at katawan ni Adan. Noong kinaunang usap kami, sabi niya, kasi sabi ko sa kanya, Ama, kung tunay na makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi niya po nilikhang lahat ng mga bagay ay mga tama nang wala na sanang kamalian? Ang sabi niya sa akin, naniniwala ka bang ang Diyos ay makapangyarihan? Ang sabi ko ay opo. So ang sabi niya sa akin, nasagot mo na. Pero sa aking paningin, sa aking
pag-iisip, anong nasagot doon? Wala. Kaya sabi ng ama sa akin, alam mo bang ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig? Ngunit sabi ko, ama, kung liwanag, buhay at pag-ibig at siya po'y makapangyarihan, bakit marami ang naging kamali sa amin? Bakit hindi niya kami itinamang lahat nang wala ng kamali? Ang sabi niya, ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. Ibig sabihin, mayroong kalayaan ng bawat isa na isipin at limiin ang bawat bagay. At sinabi niya sa akin na ang Diyos ay kanya na makapangyarihan. Ay siya pong lumikha ng Trinity, the Holy Trinity, o ng tatlong personas na bumubuhay at kinabubuhay natin lahat. Ano ito? Nabubuhay tayo dahil sa langit, lupa, at sa katawan ni Adan. Anong langit na ito? Ito yung buhay, mga kapatid ko. Kaya nga kung titignan natin, sabi nung isang kapatid ko sa akin, magkaiba ang buhay sa hininga. Sabi naman nung iba, magkaiba ang buhay sa hangin. Hindi mo, ang katalino ng tao. Titignan natin. Magkaiba nga ba ang buhay sa hininga, buhay sa hangin? Mga kapatid ko, ang langit po ay hangin, atmosphere yan. Nasabi ng science, gas. Hindi mo, gas. Mga kapatid, ano ba ang buhay? Gas. Mga kapatid ko, hangin. Ngunit pagpasok ng hangin na yan, mga kapatid ko, pag ang hangin na yan ay pumasok sa katawang ito, hindi na hangin ang tawag sa kanya, kundi ang tawag na sa kanya, mga kapatid ko, ay buhay. Ngunit ang buhay na yan ay lumabas sa ilong mo o sa bibig mo, ang tawag doon, hininga. Kaya mayroong sinasabi sila, masama ang amoy ng hininga mo. Pag lumabas sa puwitan mo yung hangin, ang tawag doon, otot. Mga kapatid ko, ano yun? Gas pa rin. Mga kapatid. Ngayon, itong pinag-uusapan natin, kaya nga sabi nga nila, sabi ko nga nung kay Ama Martiniano, bakit ama may otot? Ngamin ko na inyot-otot dalaang iti Diyos. Kitaim, kagaya niyan, may mga pag nag-uusap, ayaw mo yung tao, ayaw mo yung usap, ayaw yung sinasabi ng tao, ang sasabi niya, utot mo lang yon. Maniwala ka dun, utot niya lang yan. Ibig sabihin, wala kapatuhanan. Kaya may utot ang tao. Kasi lahat ng bagay, inuutot lang. Hindi iniisip, pati hindi po nililili. Kagaya niyan, sabi ko nga na isang kapatid, ito po hindi pagbabangayan. Ito po ay pagpapaliwanag lamang. Tingnan nyo ha. Yung isang kapatid na nagpipilit na mayroon daw, katuruan daw ng Ama Martiniano at Inay Conchita ang elemento, sabi niyang ang hangin ang sabi ko, yan po yung langit, siya yung gas, siya yung atmosphere. Then sinasabi niya lamang na yan daw ay elemento. Ang lupa ay kanya ay elemento, nilikha ng Diyos. Imagine mo, ang kapal na mukha. Yung lupa na linikha ng Diyos, yung langit na linikha ng Diyos, yung Diyos mismo na nagbibigay sa iyo ng init ng katawan mo, ginawa mo lang elemento. Yan ang mga tao na hindi na uunawaan ng salita. Salita lang ng salita na hindi niya maunawaan kung ano pinagsasabi niya. Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung titignan mo, kung sasabihin mo na ang lupa ay Diyos, then sasabihin mong ang lupa ay elemento, sigurado kang naiintindihan mong salita mo, hindi. Hindi mo naiintindihan. Adit ibagbagada, kabsat, nga adunga na apit ng upers. Mga kapatid ko, napuno naman niya yung isang kaban, pero magaan. Kasi, hindi niya naiintindihan eh. Bakit ko diretso yan? Kung gusto niyo, sino ba yon? Tignan niyo po sa wall ko. Tignan niyo sa account ko. Kaya nga, mayroon nagsasabi noon na may ginawa niyan. May mga kausap ako sa komento. Nasabi niya, God is word. No? Then pagkatapos, sasabihan niya ako, nasabi niya, ang pangangaral ng Diyos, ang salita ng Diyos. Sigurado ka. Sinabi mo lamang. Sinabi mo na ang Diyos ay salita, then ang Diyos ngayon mangangaral na.
mga kapatid. So, being ganon, mga kapatid, kaya nga sabi ko sa inyo, ipapaliwanag po natin kung ano yung tama. I-on-in off mo, adyo video, para mas na-check.